Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli at ating matutunghayan ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Mysterious Billionaire Fake Girlfriend. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Paulit-ulit kaming nagde-date ni Cadmiel para ipakita kay Senyor Arujado na maganda talaga ang relasyon namin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako kinakausap. Unless syempre, kailangan naming magpanggap. Nandito siya ngayon sa building ng kumpanya. Kasalukuyan akong nasa labas at hinihintay siya. Si Mang Elmo ang nagmamaneho ng sasakyan. Kasama ko dahil sinabi ko sa kanya na susundin namin si Cadmiel sa trabaho ngayon. Pala ko siyang ihatid sa paborito kong Turan restaurant. Mura lang yon. Napag-usapan kasi namin ni Manang Ada ang tungkol sa pagkain kahapon. At nabanggit niya sa akin na hindi pa nakatitikim ng turon ng pamilya Arujado dahil sanay na sila sa mga marangyang pagkain. Kaya ngayon, bala ko na siyang patikmin. Ayan, hindi ko na siya babayaran dahil mura lang. Kalahating oras na ako nasa sasakyan. Napatingin tuloy ako sa sarili ko dahil 15 minutes late na at hindi pa rin lumalabas ang boyfriend ko. Saan na kaya yun? Baka may problema sa loob. Talaga bang late na umuwi si Cadmiel? Tanong ko kay Mr. Elmo na kumakain ng donut na binili ko kanina. Kinagat niya ang huling kagat bago sumagot. Yes, ma'am. Ngumiti siya sa akin. Salamat sa donut, ma'am. At sa binili mong laruan para sa mga anak ko. Naku, Mang Elmo. Mura lang yan. Siyempre sa Divisoria kami namili kaya parang ang mahal pero huwag ka lang magpasalamat. Tumawa ako. Pero hindi ko talaga mapigilang tumingin sa relo ko. Ang tagal nating hindi nagkita. I was wearing the white tube floral dress na binigay sa akin ni Cadmiel. Ilang araw lang ang nakalilipas at pinarisan ko ito ng wedge shoes and slight makeup. Naka waterfall hairstyle ang buhok ko at nakausli ang buhok sa harap. Naghintay ako ng 30 minuto bago ako nagpasyang bumaba sa sasakyan. Sinundan ako ni Mang Elmo. Pwede ka bang pumasok sa loob? Tanong ko kay Mang Elmo habang nakatingin sa building. Yes ma'am, you don't even need to make an appointment because as far as I know, priority ka ni sir. Nasulyapan ko ang ngiti niya. Come in ma'am. Yung mga mukhang bata pa ang kakausapin mo kung gusto mong itanong kung asan ang office ni sir. Ituturo nila kung saan pupunta. Sabi pa niya. Ah, ganun ba? Tumango siya kaya napangiti ako at nagsimulang pumasok sa loob. Napahawak ako sa sarili kong mga braso dahil sa malamig na aircon. Tumidikit ito sa balat ko. Ang mga taong nakasuot ng negosyo ay tahimik at mukhang seryoso sa kanilang mga trabaho. May nakita pa akong babaeng nasa 20s mula sa ilang cubicle. Yun ba ang tinutukoy ni Mang Elmo? Nang bumaling ang isang mata, ang mata ng lahat ay sumunod sa akin. Mukhang nakakainis ang presensya ko. Parang domino na kapag may tumitig sa akin, susunod na lahat. Sorry sa abala. Pwede ko bang itanong kung saan ang opisina ni Cadmiel Arujado Jr.? Chief's office. Hey, sikon ang babaeng naka-boycott ang buhok sa babaeng may buhok na brown na naka-ban. Tumayo yung girl in a ban at lumapit sa akin. My name is Rika. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, ma'am? Nagpakilala siya. Inabot niya rin ang kamay niya sa akin para makipag-handshake na tinanggap ko naman. Hello, Miss Rika. My name is Amber Mendez. Nanlaki ang mga mata na habang nakatingin sa boycotting hair na nanlaki din ang mga mata. Just wait lang po, ma'am. Lumapit siya sa babae. Girlfriend ba ito ng CEO? Papasukin ba natin siya sa loob? Ayan na, ayun. Alam mo na ang sinasabi ko. Yes, you are stupid. Girlfriend niya ni Chief. Pero baka nagsisinungaling lang kasi alam mong may ibang Amber Mendez sa loob.
Kahit nagbubulungan sila, naririnig ko pa rin ang pinag-uusapan nila. Pero wala akong naiintindihan. Sino bang sinasabi nila at ano bang nangyayari doon? Paano kung mapagalitan ako? Sinasabi ko sa'yo, I'll torture your eyes tonight. Bulong niya ulit bago lumapit sa akin na may ngiti sa labi. Sure ma'am, ihahatid na kita dyan. Maraming kaming hallway na dinaanan. Napakaraming kwarto kaya nakakalito. Minsan makakarinig ng tao sa telepono mula sa isang tao. Umakyat pa kami ng isang palapag bago namin narating ang pamilyar na kwarto sa tabi ng dati naming meet. Here ma'am, sabi sa akin ni Rika. Sakto lang tapos may nakakita kang pinto na may nakasulat na Chief Executive Office. Tapos kumato ka lang ma'am. Salamat. Ngumiti ako at kumaway sa kanya. She also looked as if she was in a hurry na bumalik sa kanyang trabaho. You're welcome ma'am. Ngumiti siya pabalik. Na makaalis ako ay kinagat ko ang labi ko. Paano at baka akong pinag-uusapan nila ngayon? Baka kung ano na ang kaya kong masabi. Ako naman, ang gusto kong sabihin, ayokong pigilan na itong lumabas sa aking bibig. Kailanman hindi ko na naisip na isa sa higit pang beses. Bubuksan ko na sana ang pinto. Nang kusa itong bumukas. Napaatras na lang ako sa gulat. Elish? Bukas na tanong ni Cadmiel sa akin habang isinara ang pinto ng opisina niya. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sunduin ka. Sagot ko sa kanya. May kagawin ka ba ngayon? Tanong ko. Tiningnan niya ako ng kakaiba. Wala. Kung ganon ay isasama ka sa akin ngayon. Nilunok ko ang pride ko at kinuha ang kamay niya para hawakan iyon. Agad naman siyang umiti. Pulang-pula ang mukha niya. Go where? Could have called me instead. Dapat tumawag ka na lang, but instead you visited me here. He said this and kissed my forehead. Umunta ka ba dito na mag-isa? Basta sumama ka sa akin ngayon. Sagot ko kaagad. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Mang Elmo at dinala ko dito ni Rika. Napakabait niya talaga sa akin. Tinaas ko ang sweldo niya kung ganun. Natawa siya. Hinampas ko siya sa balikat. Ang yabang naman. Mas pipilitin kong maging katulad mo. Gusto kong maging CEO after 3 months. Papasok na ako sa school. Pero sa ibang bansa. Nagsimula kami maglakad na magkahawak kamay. Sa ibang bansa? Bakit doon? Gusto lang ma-experience. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako pwede eh. Napangiti ako. So ibig sabihin, titigil ka muna sa pag-aaral? Tanong niya sa akin. No, I'll take online class instead. Sagot ko. Naisip ko ito nung isang araw. Paglabas namin ay sinalubong kami ni Mang Elmo. Sumisipol pa ito nang makita ang kamay namin ni Cadmiel. Ibang klase ka talaga, sir. You, Ma'am Elish, do that with you. Nagtawa na naman silang dalawa sa tabi ko. Saan po ba tayo, ma'am? Tanong niya sa akin bago siya pumasok sa sasakyan. Doon lang sa maliit na stall na nadaanan natin kanina. Yung may street foods. Nagsalubong ang kilay niya. Saan po, ma'am? Ay, alam ko na. Kay Aling Marites? Tumango ako. Grabe, naalala pa rin ni Mang Elmo yon. Aba, hindi man lamang niya iyon sinulyapan kanina. Opo, Mang Elmo, doon tayo. Bubuksan ko na sana ang pinto ng nauna si Cadmiel. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Don't do that. Ako dapat ang magbubukas ng pinto. Ang corny. Puna ko pero namula ang pisngi ko. Pumasok ako sa loob. Tumakbo siya sa kabilang side para doon sumakay. Magkatabi kasi kami sa passenger seat. Hinawakan niya ulit ang kamay ko pagpasok niya. Tumingin siya sa akin at ngumiti saglit bago tumingin sa labas ng bintana. Tinitigan ko siya. Ang gwapo niya talaga. Marami siyang ginagawa sa akin na hindi ko maitatanggi, na nakakahilig talaga. Siguradong mapapangiti ka kahit anong pigil mo. Paano kung nagustuhan ka talaga siya? Anong gagawin ko? Paano kung hindi niya ako gusto? Pero bakit niya ginagawa ito kung hindi niya naman talaga ako gusto? Ano? Chivalry? Kakaunti lang ang mga lalaking gumagawa nito ngayon.
kaya baka mahilig lang sila sa bumbahan. Pagkatapos kung mahulog sa kanya, lulokohin din niya ako. Gaya ng ginawa ni Habin. Napaisip ako sa picture na nakita ko sa kanilang mansyon. Magkaibigan ba talaga sila hanggang ngayon? Gusto ko sanang itanong sa kanya pero sa loob-loob ko, hindi ko na dapat itanong sa kanya yon dahil para saan pa ba? Baka kasi nahulog agad ako. Ilang linggo lang ang nakalilipas. Baka kung umabot pa ang ilang buwan, aaminin ko na sa kanya kahit hindi pa niya ako gusto. Tapos na ang pagpapanggap namin dalawa. Pero sana, hindi na ako mahulog ulit kasi masasaktan lang sa huli. Sasaktan ko lang siya sa huli. Hindi malayong manuloko din siya dahil mayaman siya. Gwapo, gentleman at iba pa. You're beautiful. Very beautiful. Tumingala ako mula sa pagkahayo ko. Bilang nagsalita si Kadmiel habang nakatitig sa akin ngayon. Ano bang pumasok sa isip mo at dinala mo ako dito? Tanong niya. I miss you. Pag-amin ko. Gusto sana kitang ihatid sa paborito naming stall ng mga kaibigan ko. Sinabi nila kahapon na dalhin ko dito at kahapon din, binanggit sa akin ni Manang Ada na hindi ka pa nakakatikim ng turon. Turon? Ano yun? Tila nalilito niyan tanong. Ayan yun, napabuntong hininga ko. You should try it now with fishball, kwek-kwek, kikiam, banana queue and more. Kung hindi, hindi ka mamamatay dahil hindi ka pa nakakatikim ng kagaya nito. Isang beses na ako nakatikim ng kwek-kwek. Yung naka-orange coat, diba? Oo, tumawa ko. Masarap yan, favorite ko yan. Nung high school ako, laging walang laman ng bulsa ko. Na makarating kami sa harap ng stall ay agad kaming bumaba ang tatlo. Nanlaki ang mata ni Aling Marites na makita kami. Diyos ko, Elish, saan ka galing? Narinig ko ang pinalayas ka ng tita mo. Hindi ko siya tita, Aling Marites. Kaagad kong tanggi. I wouldn't consider that kind of people as tita. I'm with someone. This is my boyfriend, Kadmiel. Nasa likod namin si Mang Elmo yung nagdadrive. Oo, iha. Kaya pala, kumikinang ka. Nag-init ang pisngi ko. Iniisip ba niya na me and Kadmiel ang nag-sex or what? Tara, bakit ganyan ang iniisip mo? Hindi kami gumagawa ng miracles ni Kadmiel. Depensi ko kaagad. Tumawa siya, ano ba? Ano bang sinasabi ko ay kumikinang ka dahil masaya ka? Ikaw, ano bang iniisip mo? Lalong lumakas ang tawa niya, dahilan para tumawa ang boyfriend ko at si Mang Elmo. Ano gusto mo dyan? Pumili ka lang. Nag-iisip ako nang magsalita ulit siya. Teka, magkasama ba kayo? Parang nasa iisang bubong? Opo, napatingin ako kay Kadmiel. Ganito kasi, pero nag-aaral pa ako. Wala ako matitirahan kaya sa bahay ni Kadmiel ako nakatira. Doon ako nakatira ngayon. Ah, ganun ba? Tumango siya. Ano gusto mo? Tanong ni Kadmiel sabay hawak sa bewang ko. Ako na ang bahala dito, Kadmiel. Hindi. Agad niyang sagot. Kadmiel, mariing banta ko. Okay. Para siyang tuta na pinagpapagalitan ng master nito. Nang hina ang boses niya. 50 pesos each ang fishball at ang kikiam tapos 6 na turon. Magkano ang kwek-kwek? Tanong ko pa. Ang isa 4 na piso. Wala bang discount? Biro ko at tumawa. Oh, anong discount? Mukhang mayaman ang boyfriend mo. Ang gwapo. Humahagikik ito. Aling Marites oh. Akin na yung lalaking yan ha. Tumawa ako. 340 pesos each. Ang kwek-kwek. Pumalakpak ang matandang babae. Marami yan. Pwede mo bang tapusin yan? Oo naman, bakit hindi pwede? Hindi ako si Elish. For nothing. Pabiro kong itinaas ang braso kong may muscle pero walang lumalabas kundi parang stick na naman. Ako lang, Aling Marites, ang inalala ko lang ay yung kasama ko. Parang hindi siya sanay kumain ng marami. Tinuro niya si Kadmiel na nagtataka. Ano? Nako sir, pakinggan mo si Elish. Para siyang matandang babae kung umasta, pero usually parang bata. Pero laging tama, sabi ng tendera sa boyfriend ko. Babae kasi, laging tama, sabay na sabi ni Mang Elmo at Aling Marites. Kumunot ang noon ni Kadmiel at hindi alam ang nangyayari. Umupo kami sa Mona Black Chair at hinintay na maluto ang order namin. Katabi si Kadmiel at nasa kabilang table si Mang Elmo.
Nakapatong pa rin ang siko niya sa mesa para lang tingnan ako. Outnumbered ako. Bumalik na tayo dito. Bulong niya. Hindi ka pa nga nakakatikim ng pagkain, di ba? Memorable kasi syempre kasama kita tapos ikaw pa ang nag-i-invite sa akin. Nauna ko ring humawak sa kamay ko ngayon. Nakangiting sabi niya. Nagniningning ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Wala nang mas gaganda pa sa mga mata mo. Oh wow, ang galing niya sa mga ito ngayon ha. Laos na ang mga ganyan salita. Hoy, ganun ba? Dinilaan niya ang kanyang labi. You have the most pure, beautiful, and unique heart. Yun lang, Elish. Tinitigan ko siya. I wonder kung nagsasabi ba siya ng totoo. Hindi niya inalis ang tingin niya sa amin hanggang sa lumuwa ang mata ko dahil walang gustong mag-look away. Luto na. Ibinaba ni Aling Marites ang niluto niya. Unlike other customers, binigyan niya kami ng plato. Ni plastic glasses or so whatever. Wow, nagle-level up ka na. Pang-asar ko sa matandang babae. She winked at me. Siyempre, magkano lahat? Nilabas ko ang wallet ko. Isn't me? Si Kadmiel na naman. Napapikit ako ng mariin. Pinipilit ko. Kadmiel, may pagbabanta sa tono ko habang plastic akong umiti sa kanya. Sige, parang kontra ko sa kanya. Nag-cross arms lang siya at sumundot ng fishball. Alam kong makikinig pa rin siya. Natatawa. Ah sige, naglabas ako ng 300 mula sa aking bulsa. Iyon ang sukli. Ay, hindi plastic na ibinigay mo ngayon. Natatawang sabi ko. Nang makita ko ang mukha ni Kadmiel na nakatayo lang doon sa tabi na tulala, siniko ko siya. Hindi ba siya nag-iisip? Nang makita ko ang mukha ni Kadmiel na nakatayo roon, ang dami yata niyang nakain. Hey, ano? Napalunok siya. Ang dami niyan. Hindi ka kakain? Tanong ko sa kanya habang nakatingin kay mga Elmo na nahihiya pa rin kunin. Ikaw din, bakit hindi ka kumakain? Napakamot sa batok si Mang Elmo. Bago inilapit ang monoblock na upuan sa pwesto namin para sundutin yon. Salamat po ma'am. Tinaasan ko ng kilay si Kadmiel nang tumingin siya sa akin. Ayaw mong kumain? Kakain ako. Halika na nga. Kamumuhian ka ni Aling Marites dahil iisipin niyang hindi mo gusto ang luto niya. Umakto ako na parang naaawa sa kanya. Kaya sasaktan ko ang konsensya niya. Huminto siya at tumingin sa matandang babae na parang nasasaktan pero natatawa namang umiwas si Kadmiel. Bawal bumalik dito nang hindi kinakain ang binili mo. Mukhang na konsensya ang kawawang CEO na pinakain ko na lang siya sa gilid ng kalsada. Kaya agad niyang sinubo ang kikiyam at fishbowl sa harap niya. Nung una ay nahihirapan siyang lumunok. Ngunit na makita niya ito, nagsimula na siyang kumain ng maayos. Sinundot ko ulit habang nakangiti at nakatingin sa kanya. I'll back to you, baby. Sinamaan niya ako ng tingin habang nagpipigil ng tawa kami ni Mang Elmo. Hindi ko na itago na baka may crush ako kay Kadmiel. Gusto ko siya. Paano kung pulubi ako at ginto siya? Well, hindi ko siya gagamitin. Talagang gusto ko siya. Hindi lang niya naabot ang standards ko. Nalampasan niya. Sa maikling panahon na magkasama tayo, nagawa kong tumawa ng mas matagal kaysa sa dati. Wala akong pakialam kung iwanan ko ang sakit na naranasan ko sa huli. Nasaktan ako. Sige, normal lang yan. Itataya ko ulit dahil sa pag-ibig. I wouldn't risk if he didn't show my potential. Maniniwala ka ba? 2 buwan na ang nakalilipas simula nung tinanggap ko ang imbitasyon na maging fake girlfriend ni Kadmiel. Ang bilis talaga ng panahon. Ang kanyang kapatid na si Cassie, ang aking mga kaibigan at ang kanyang mga kaibigan ay bumibisita dito. He always make time with me kahit walang umaamin sa amin na gusto namin ang isa't isa. Dinadala niya ako kung saan saan. Sa mga karnabal, mga photo booth, parke, maraming dinner date, book date at marami pang uri ng date. Ngayong araw ay bibisitahin ko ulit siya sa opisina niya para hindi niya na ako kailangan sunduin dito sa mansyon. Itong mga nakarang araw medyo nagiging busy siya pero never siya nagreklamo sa akin na pagod siya kapag humihingi ako ng date kaya gusto kong bumawi. Sabi niya, pupunta kami ngayon sa puntod ng yumaon niyang ina dahil gusto niya akong ipakilala dito. Nung narinig ko yon halos maluha-luha ako.
kasi kilala ko siya as a very private person. Pero ngayon, ipapakilala niya agad ako sa kanyang mama. 2 months pa lang tayo magkakilala. Ganun ba kalaki ang tiwala niya sa akin? Totoo nga kayang nagiging makatotohanan na ang relasyon na nagaganap sa pagitan ni Naelish at Kadmiel? Ano nga ba ang kahihinatnan ng pagpapanggap na ito sa mga darating pang-araw? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Huwag po nating kalimutang abangan. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.